Given the current situation, would you suggest to give more weight on global or local equities/equity funds? Ayan. Hmm. Global ba kayo or local? Ano ba ang, ano, saan kayo mas bullish? Bullish or foolish? Ako, teka, check muna natin sa ano, dapat ano tayo, medyo objective tayo, no? Sige, tingnan natin. Well, yung nakita ko so far, no, yung binigay ko na slides kahapon, ang laki ng divergence between S&P 500, which is the US market, saka yung Philippine market, no? So, given that, ako, medyo, I would ano, tend to go overseas muna, most especially ngayon, na wala pa ako nakikita ng investor optimism, and ayun nga, hindi pa rin kasi natin alam yung ano eh, yung programa ng gobyerno, di ba? So, hindi mo alam kung saan papunta. Right? So, habang wala pa yung mga yon, eh, kesa natutulog ang pera, no, global would be good, of course, no. I'll try to look up yung comparative ng S&P 500 and the Philippine Stock Exchange Index. Tapos, share ko mamaya as the others answer. Mm-hmm. Alright. Ako, ano pa rin to eh, yung tip natin na tactical dapat tayo sa investing strategy natin during this time. So, yung kung ano man yung long-term na strategy for long, yung long-term investing strategy mo for global and local, pwede kasing ituloy mo lang yon. Ngayon, kung babaguhin mo yung allocation, I think it's important to remember na temporary lang yon, no? Kasi you are just reacting to what's happening locally and globally. So, kesa ma-stress ka pa kung saan ka mag-i-invest, ay mag-focus tayo na kung saan tayo kikita ng extra. So I think mas maganda na mag-spend ng time to find extra income or creating additional sources of income during this time rather than being nitpicky with our investing strategy, no? So yun yung ano ko, yun yung sa tingin ko dito. Masi-share ko na. Oh, ayan, tingnan ninyo yung ano, yung S&P 500, din yung kulay green. Yan, ang kulay blue ay ang inyong Philippine Stock Exchange Index. So, ayan ang makikita ninyo. So, again, ako nasa Pilipinas lang kayo at inalat ang Pilipinas at patuloy na inaalat. Okay? So, that's your portfolio. But of course, if you also diversify in offshore like the US stock market or any other global funds, then mahihila siya pataas. Diba? May hila patas. And may kita natin yung wide ano, no? Wide divergence of the performance between the green one, which is the US market, and then the blue one, which is the PSEI. So, yon, we can make the case for global. And tama si Fitz, no? Tactical muna, no? Tactical muna tayo. And yeah, hindi masama na look outside, diba? There's a bigger world out there. I think ang tanong is kung puro local yung investments mo, then definitely, no, it's a good idea to look for global assets, to invest in global assets. Ngayon, kung meron ka ng global investments, tapos nag-iisip ka kung paano siya, if you want to put more weight doon sa mga global, kasi nga pinakita ni Renzi mas maganda yung performance ng S&P, for example, yung US stock market, then kailangan meron ka ring oras para i-monitor yon. Kasi yes, hindi naman yun right. Okay, I'll give more weight sa ano, isang feeder fund. Hindi ibig sabihin nun, forever mo nagagawin yon. Siguro, you have to monitor it for the rest of the year. So, siguro, it's a good strategy for the rest of the year. Pero, syempre, kailangan updated ka sa news. So, again, depende sa lifestyle mo kung busy ka sa work mo or sa running your business, then it might be a good idea to just continue what you're currently doing dun sa investing strategy mo. Kung wala kang global assets, it might be, I would say it's a good idea to add, pero to be really, alam mo yun, meticulous about it, siguro hindi na muna, basta meron, no? Yun. Sa akin lang, ano, no? Visit the goals. Gaano kalayo ka pa ba dun sa goals mo, no? Kapag medyo malayo ka pa and malaki yung hinahabol mo, you can go for global. Kasi yung returns nga, pinakita ni Sir Renzi is
better ka if you choose global. Then I also would like to echo yung sinabi ni Sir Fitz, no? Kung invested ka na sa global and local equities sa ngayon, long term naman yan eh. Diba? So kung mahaba pa yung panahon na mag-i-invest ka, just continue with your strategy. Diba? Pero pag malaki-laking pera na pinag-uusapan natin, you may want to go tactical investing. So may video ngayon yan si Sir Renzi at si Sir Fitz. No? I think may tanong din mamaya about tactical investing, so we'll talk more about that later. Alright. Nako, maraming salamat EGT sa iyong tanong.